Teka-teka. Bakit daw? Teka-teka. Kailan kaya? Teka-teka. Eto na ang tambalang Maud Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka-teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka-teka. Alas 4:30 na sa DWIC. Buenas tardes! Magandang hapon, Islas de Pilipinas! Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng... Anong araw ngayon? Ha? Eleksyon! Ah, hindi pa pala, eleksyon. Sorry. Kasi kala ako, eleksyon na eh. Pero siyempre, nagkakagulo dyan sa Sofitel eh. Medyo tinitinan muna natin ang sitwasyon. Ngayon ay ilan na? Ilan na ba lahat ng mga nandyan? Naku eh, nagkakagulo, wala kanina. May mga 19 na mahigit, no? 19 na po ang nangahas. Nangahas ba? O talagang gustong-gusto nila? Na hindi ho nangahas. Talagang ginusto nila na mag-file ng kanilang COC. 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 Pag binasa mo, COC eh. Nag-file na po sila ng COC o ng COC, ng Certificate of Birth ba yan o Certificate of Death? Hindi, Certificate of Birth. Certificate of Candidacy. Ayun, kala ko yung iba eh. Kasi ako nag-Certificate of Birth lang hinahabol ko doon sa ano eh, sa PSA. Yung iba po ay, ito po ay Certificate of Candidacy. Na ibig sabihin, pag oras na nag-issue na po, at hawak-hawak na nila yung certificate na yan, understood na sila po ay tatakbo. Ayan ha, maliwanag na. Handa silang tumakbo. Eh, pero kaso, yan hong 19 na, mahigit na 19 na siguro ngayon, ano? Kanina kasi, mga alas 3, 19 na po ang nangahas. Bakit nangahas? Eh, wag mo sasabihin sa inyo rin nangahas. Ang nagboluntaryo, para tumulong na umugit, yan, pamunuan, ayusin ang problema ng Islas de Pilipinas. Kaya, ito po si Senyor Pacheco sa palatuntunang teka-teka pag-utusan po ninyo. Ayan. Parang ano ah. Parang ikaw senyor lang. Hindi. Nagpapakilala lang po kami sa aming palatuntunan. Dito po ang DWIC. At ito ang palatuntunang teka-teka. Sa pangalan po ni Mayor Maud Ilagan, si Senyor Ray Pacheco, pag-utusan ninyo. Pag-utusan ninyo. Binabati po namin ang lahat ng mga amigos at mga amigas natin sa buong mundo, sa iba't ibang panig ng daigdig, at siyempre sa buong Islas de Pilipinas at sa Metro Manila. Ito po ang teka-teka sa DWIC 882. Tatandaan niyo po ninyo para sa inyong radio dial 882. At pwede po ninyo kaming puntahan sa aming Facebook. Ayan. Kasi yung iba po nanonood sa iba't ibang panig ng daigdig, nandyan po sila sa Facebook. Diyan po sila nanonood sa amin. At siyempre, teka-teka. No, nagteka-teka ba lahat? Hindi ha? May mga, meron yung iba, hindi na nagteka-teka. Nandyan na po. Nandyan na po sa, nasa Sofitel na po. Pero marami pa rin ilan ang nagteka-teka. Mamaya ho, tatanungin natin yung ilang mga kandidato. Mga kandidato, bakit? Yung mga partido, tignan natin yung mga partido kung ano na. Eh dahil kasi, lalo, ang pinagtataka ko rito, ang dami nag-aagawan kay Sara. Ha? Ang dami naman natin Sara dito sa Pilipinas, ang dami nag-aagawan kay Sara. Keso si Sara sa amin, si Sara sa inyo. Hindi yan, sa amin yan. Sana all. Naku, may Sara all na pala. Ang ibig mo sabihin talaga si Sara sa lahat? Hindi pwedeng ang kinin ng isa. Kasi, ang nangyayari po, ang sabi daw po, nung mga taga PDP Laban, mamaya po liliwanagin nga natin to sa ating, sa pinaka-chairman ng PDP Laban sa wing ni Secretary Cusi. Ayan, para alamin natin. Kasi, alam nyo naman, pinatalsik ni Energy Secretary Alfonso Cusi, ito pong si Senator Manny Pacquiao, dahil nag-file, pero hindi under sa PDP Laban. Kundi nag-file siya sa ilalim ng ibang partido. Ayan, kaya nangangahulugan daw kung siya ay nasa ibang partido, at ang partido niya, ang ganda pakinggan, ano?
Promdi. Ayan, Promdi. Alam niyo, pag sinabing Promdi, alam niyo mga taga-Promdi, from the province, di ba? Yan ang ano, para bang taga-probinsya ka lang. Ano ka, Promdi? Ayan, yan ang mga ano sa atin dyan. Yan ang mga kantsawan dyan, senyora. Kaya kantsawan na ngayon na mga panahon ito, at dito niyo na makikita na talagang eleksyon na. Ayan. Wala ho dito ang tinatawag na permanenteng kaibigan, walang permanenteng, wala na rin permanenteng kaaway. Ayan. Dito makikita nyo, yung dating magkaaway, magkasama na. At yung dating magkaibigan, magkaaway na. And that is the meaning of politics here in the Philippines. Ayan. Kaya manundo tayo. Titignan nun natin kung sino ang makikita nating magkaaway na magkakasama. At titingnan din nun natin kung sino yung magkaibigan na hindi na magkaibigan. Ayan, tulad nun yung Pacquiao at sa PDP Pilaban. Ngayon, ito pong anak ni Presidente na matapos maghayag ang Presidente nung linggo po ito, ha, na sinabi niya na hindi na siya tutuloy ang Presidente. Eh, pero sabi kagad ng PDP Laban, si Sara na ang aming magiging Presidente, sabi ng PDP Laban. Pero, ang sabi naman po ng isang partido, yan. Sino naman partido yan? Yung partido po naman ni Sara. Eh, may sarili din pong partido si Sara. Ano gagawin natin? Sabi nila, hindi kami pumapayag na si Mayor Sara ay tatakbo sa ilalim ng PDP Laban. Yan. Yan po ang aming aalamin mamaya. Kung ano ba talaga totoo? Ha? Talaga bang tutuloy tumakbo ng presidente matapos si Sara ay nag-file na nung Sabado pa lang ng kanyang kandidatura bilang mayor ng Davao. Ayan. Kaya maraming mga dapat tayong isaalang-alang lahat eh. Ito namang grupo ng UP, hindi natin alam, all the while, nagrupo-grupo at nagrarally laban dito naman kay Marcos. Kay Bongbong. Kaya gusto kong kunin ang side ni Senator Bongbong at sa pamamagitan ng spokesperson niya. Mamaya, baka rin makuha natin. Si Attorney Vic ba? Baka makuha natin mamaya. Kung hindi natin makuha si ano. Si Secretary Cusi ba? Nandiyan na? Makukuha na ba natin si Secretary Cusi? Okay. Mamaya po, marami po tayo sinisikap na makapanayam ngayong araw na ito. Sahil sa dami ng maiinit na issue natin na ngayon ay umiikot kasabay ng patuloy. Habang patuloy po tayo, ha, na nakikipaglaban sa gitna ng pandemic, senyora, mainit na mainit ang politika ngayon, senyora. Eh, pero mabuti naman, at natutuwa tayo dito sa report ng COVID-19 sa National Capital Region. Sana naman magpatuloy ito. At huwag naman tayo maging kampante, ha? Na itinuturing po ngayon na moderate risk itong kalagayan ng COVID-19 sa Metro Manila. Kasi alam niya naman, ang pinakamarami ngayon, ang nagkakagulo ngayon dito ay ang Metro Manila pagdating sa pagpapile ng Certificate of Candidacy. Pinakamarami po Metro Manila. At mas maraming tao. Kumpara sa probinsya, hindi paraho masyadong aktibo ang mga nasa probinsya. Ibig sabihin, hindi ko kasing tindi ng sa Metro Manila, senyora. Ngayon, sana naman po totoo po itong mga nakikita nating pagbaba ng COVID-19 cases at resulta ng tinatawag nating utilization rate sa Metro Manila. Kasi po sabi ni Health Secretary Yusek Maria Rosario Berhere, dahil po kay nakikita nila sa datos na hindi nagtutugma naman daw yung pagbaba. Yan ang dapat nilang alamin din. At ang resulta ng utilization rate. Kabilang nga niya ito sa mga kinukonsidera ng DOH, kaya pinalawig nila ng 2 linggo pa ang alert level 4. Ang tinitingnan nila, bagamat bumababa ang bilang ng mga nagkakaroon ng sakit, hindi naman anya nakakikita ng improvement o downtrend yung tinatawag na utilization rate sa paggamutan. Kasi po, nagre-reklamo pa rin ang ating mga ospital. Totoo naman. Nasabi nila, hindi pa ho. Puno po ho kami. Kaya naman, siyempre, napakahalagang isaalang-alang ito at pag-aralan ng maigi ang bagay nito para malaman kung talagang bumaba ang COVID-19 cases sa Kamaynilaan.
Kasi nagtataka din naman tayo. Bakit bumaba habang ginamit na natin itong antigen test? Pinayagan na nila yung antigen test eh. Yung antigen test, nung dati, hindi yan sinasama sa bilang, ha, senyora, ha? Eh ngayon, pinayagan na po yan ng DOH. Ha? Ang hindi ko rin malaman sa COMELEC, ano ba ang ginagamit ngayon ng mga nagpapapile ng kanilang Certificate of Candidacy? Antigen test o RT-PCR test? Yon, dalawa yan. Ano ba kaiba ng dalawa? Eh pag sinabi ko kasing antigen test, mas mabilis, ano pa? Mas mabilis, mas mura. Eh, pero sabi ng DOH, hindi po pwede. Okay? Kaya gusto ko rin, hindi natin naninawan yan sa panig ng COMELEC kung alin ngayon ang ginagamit nila sa mga kandidato. Okay, nasa linya naman natin si Yosek, si Secretary. Mamaya po ha, baka umakuha natin si PDP Laban President Alfonso Cusi. At the same time, siya rin po ang secretary ng ating Department of Energy. Yan, dahil kasi gusto nating linawin sa ngayon kung ano ba. Tuloy-tuloy na ba ito? Sino na ba ang magiging lineup? Ayan, nasa linya na po natin ang ating PDP Laban President Al Cusi. For the first time, ngayon ko ulit lang makakausap itong aking lagi ko po nakakasama nung way back ng panahon po ni President Gloria Macapagal Arroyo sa katawan po ni Secretary Al Cusi at siya po ang PDP Laban. Secretary Al, magandang hapon. Senyor Pacheco, magandang hapon. Tagal na natin hindi nagkakapit. Hindi na ako makikipag-flight sa iyo. May hirapan ako. Naku, hindi. Wala eh. Walang practice lang. Walang palo. Alam niyo, hindi ko makakalimutan si Secretary Al nung siya po ay kaya malaki po utang na loob ko dito noon dahil kasi po ay yan ang tumulong sa akin sa airport. Dati yung manager yan ng airport. Siya po, nasa airport pa po yan. Ang nakaraan. Okay, ngayon, isa po ang presidente ng PDP Laban. Pambihira talaga. Na siya po ngayon nag-uugit kung sino ang magiging pinuno ng ating bansa. Ayan. Oh. Ngayon ang tanong, Secretary Al, tuloy na ba si Sara? Ay, hindi ko masagot. Kasi hindi naman kami nakakapag-usap at hindi ko talaga alam ang plano. I see. Kasi naglalabasan sa mga pahayagan ngayon, kaya gusto namin i-clarify yan. Okay na, Sara for President at si Bongo na ang aming Vice President sa PDP. Kasi maraming nananawagan talaga na tumakbo si Mayor Inday Sara sa pagkapangulo. Mm-hmm. No? Alam naman natin hindi ako siya sa PDP. Hindi siya masasabihin yan. Mm-hmm. Iba yung kwan eh, may partido kasi siya na kanya. So hindi niya kinukonsider ang PDP na parang maging partido niya. I see. So kung hindi niya kinukonsider na partido niya yung PDP, meron ba tayong inaasahan na magiging katandem ni Senator Bong sa darating na eleksyon? Meron na po ba tayo napipisil ang PDP naman? Well, nung sabi nga si Pangulo, chairman ng PDP. No? Uh-huh. So nung last Saturday, nung mag-file si Senator Bongo bilang pangalawang pangulo, sabi nga nung interview si Pangulo, Sarago. But of course, nakaghihintay kami kung ano ang magiging plano ni Mayor Inday. Mm-hmm. Nakita na lang namin na nag-file siya ng pagka-mayor ng Davao, no? Mayor ng Davao. Tapos today, nakita ko lang naman, hindi ko naman nakakausap, nakita ko lang sa nakuha na nakasulat sa news na si Akwanbal hindi niya kinukonsider ang PDP kung sakali mang tatakbo siya. So, yun ang base lang sa mga balita ang napupulot namin. Okay. Actually, yan ang mismo sinabi ng kanyang partido ngayong araw na ito. Kaya nagulat din kami. Pero ako, naunad dun sa mga payagan na okay na. Eh, kaya gusto rin namin i-clarify kung talagang okay na sa PDP Laban because out of the blue, biglang nagpalabas itong statement nitong partido ni Sara na hindi.
Ayun. So, nagsabi naman sila, no? Dati naman ikinagalang naman natin, no? Mataas naman ang pagalang natin sa kay Mayor Inday at kung ano man ang desisyon. Mm-hmm. Eh, kami, eh, nagkuka lang. Nandito lang sa isang tabi at, Pero hindi naman. Ang ibig sabihin, may nakatabay naman kayo na talagang magiging tandem ni Senator Bongo. Yes, nagkuka din kami. Siyempre, iba na rin kung meron kaming sinasabing ulo, no? Mm-hmm. Magiging ulo namin para sa tutuloy-tuloy sabi nga sa continuity of the program of the party and the program of President Duterte. So, yun lang naman ang hangad namin sa PDP, no? Because ang PDP, meron na kaming talagang program of government, lahat na yan, and yung sa mga governance ni Pangulong Duterte, na gusto namin matuloy na kung sino man ang magiging standard bearer namin. Mm-hmm. Kaya si Senator Go, nag-decide na tumakbo ng pagka-vice presidente, para sa ganun lang, para masiguro din na may tutulak namin ang aspiration, no, advocacies ng aming partido. Kasi ang usapan naman talaga noon, si Senator Bongo, tatakbo lang siya. Sabi nga lagi niya, panghuli na lang siya bilang tatakbo pagka-pangulo. Mm-hmm. At tatakbo lang siya kung si President Duterte ang kanyang magiging katandem. Mm-hmm. And since the President withdrew withdrew from the nomination, sa partido ng PDP bilang vice president, nawala na yung kondisyon ni Senator Bongo para tumakbong presidente. Kaya nag-vice na lang po siya. Doon sa standard bearer ba, ang mag-nominate pa rin ba ay ang PDP laban o binigyan nyo ng leeway si Senator Bongo na siya ang pipili ng kanyang standard bearer? O ng kanyang presidente? Ang ganito ang panamin. Ano? Siyempre, sa ngayon, nagkakawa pa rin kami ng standard bearer namin. Tawag na standard bearer, yung pangulo, pang magiging kandidato natin sa pangulo. Mm-hmm. At nung kami naman ay nag-convention noong September 7, nagkaroon kami ng resolusyon na binibigyan namin ng authority si Pangulong Duterte, chairman ng partido, na siya ang pumili kung sino ang magiging kandidato doon sa mga or to fill up the vacant position. Yun. Kasama na doon ang senatorial lineup. Kasama na doon yung senatorial lineup na hindi namin na hindi mapupuno kasi nga doon sa convention because of the pandemic, because of the constraints and the mga tao, hindi namin mapuno nga agad, ano, at saka ganun na nga nangyari. So, binabuti ng partido na bigyan ng authority ang aming chairman para pumili ng kung sino ang dapat na maging mga kandidato ng partido. Secretary Al, pwede rin bang manggaling ang nomination ng standard bearer sa labas ng PDP laban? Pwede yun under certain conditions. Okay. Anong condition yun? Well, una, kailangan magmembro ng PDP. Okay. Kung talagang magiging PDP. Okay. At kailangan align talaga, embracing the advocacies and the ideologies of the party. Number two, pwede naman na i-adapt lang namin yung isang kandidato ng isang partido, provided again, on a condition, na aligned yung aming programa, aligned siya sa partido. Okay. So, pwede rin yun, pwede maging test or adopted candidate namin. Walang magiging technicality yun sa side ng PDP laban? Wala naman po. Wala naman pong magiging panyan. Kasi, wala naman. Kaya ako nabanggit yun dahil natatandaan ko na si Senator Manny Pacquiao, silibak na po, formal na silibak na ng PDP laban, di ba? At dahil po dun, lalo na dun sa kanyang pagtakbo sa ilalim ng ibang partido. Iba ba naman yung kaso po ni Senator Manny Pacquiao. Sige po. Dahil yung sa kanya, he abandoned the party. Kasi talaga po siyang PDP, PDP member po siya, ang nangyari lang po, he decided to run under another party. Ayun. So, that according to our party's constitution, is subject to expulsion po. Automatic expulsion yan from the party.
Paano po yan? Yun po ba yung magiging malaking basis dito sa petition ng grupo ninyo na umihiling na ideklara ang grupo ni Pacquiao at ni Senator Coco Pimentel bilang illegitimate na? Well, ang kasamang Senyor Pacheco, no, yan eh, nasa, po na, nasa kamay na ng COMELEC, mm-hmm. And I'd rather not comment on that. I see. Pwede ko na lang sa COMELEC to appreciate the petition. So until kailan mariresolve itong problema ito? Before election time or within the year or next year? Sana mariresolve within this month or before siyempre, hinahanap natin yan. Aba. Para maliwanag, sana before November matapos na, no? Uh-huh. Or early November, sana the latest. I see. Pahabol ko lang, Sek Al. Paano na po yung, may mga line-up na tayo sa senatorial race? Meron na tayo. Sino sila? Hindi pa namin ma-announce lahat ng pangalan. Okay, mga ilan lang. Pwede ba mga ilan? Pwede ba namin maraman yung ilan lang? Mga ilan lang? Sige. Nandiyan na po si ako, nandiyan na po si Sal Panelo. Okay. Ano po? Mm-hmm. At tapos nandiyan na po si ating si Greco Belica. Okay, Belica. Okay. Mm-hmm. Nandiyan na rin po si Ari Roque. Si Senador Villar. Si Villar. Ari Roque. Okay, Ari Roque. Villar. Andiyan na rin po as aming guest candidate po, no, dahil sa NPC si Mark Villar po. Okay. Po. Nandiyan na rin po si Gringo Hunasan. Hunasan. Mm-hmm. Po. Kasama rin po natin 'yon. Okay. So at may mga nakalinya na po kaming iba na hindi ko lang po masabi pa ngayon dahil sana bago matapos itong araw na ito, mapo namin po, ano, maklaro na namin dahil siyempre kailangan po namin ng confirmation din ng kandidato. So, at this point, ano ang timetable natin para malaman natin ang lineup ng senatorial and at the same time, you have the standard bearer? Well, siyempre, ang last day of filing po natin is October 8. Okay. So, hanggang pagsasara po ng October 8, uh-huh. Nandiyan po rin po ang maaaring may pagbabago. I see. Okay, with that, maraming salamat sa pagbibigay daan nyo sa amin ng ilang mga impormasyon na Secretary Cusi. Salamat din. Salamat sa inyo, Ray. Salamat din. Magkikita. Sana magkita tayo. Magkita ulit. Magpagkalaro tayo. Pag-relax na. Hanggang next year ito, medyo hindi na kita makikita masyado. Okay, thank you, Sek. Mga kaibigan, napakinggan natin si Secretary Alfonso Cusi ng Department of Energy at the same time, President po ng PDP Laban. Magbabalik ang palatuntunang teka-teka sa DWIZ. At siyempre sa pangalan pa rin po ni Mayor Mo Nilagan, si Senyor Pacheco, dito pa rin sa teka-teka. Teka-teka, alas 4:30 na. DWIZ. Teka-teka, alas 4:30 na. Stardes! Magandang hapon pa rin nasa ikalawa. Tulimbagi tayo ng palatuntunan ng teka-teka dito sa DWIZ 882-882 sa inyong talapihitan. Ayan ang mga tehadalan, talapihitan ha. Meron po bang mga talapihitan ngayon? Wala. Puro naka-cellphone lahat yung mga nanonood doon sa amin eh. Eh, wala ko tayong magagawa. Nanonood doon sila ng live via DWIZ 882 Facebook page. Marami po salamat sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa amin sa aming palatuntunan dito sa DWIZ 882 sa palatuntunan Teka-Teka. Sa pangalan pa rin po ni Mayor Mo Nilagan, ito pa rin po si Senyor Ray Pacheco, ang inyong kaboka-boka at kabeso-beso. Como esta po yung ating mga regular listeners dyan, yung ating mga kasamahan dyan sa Payatas, ayan, sa pangunguna ni Tatay Boy Pedroso, ayan, at dyan sa Payatas, at yung ating mga taga-Baykawayan. Hindi natin nakikalilimutin yung mga regular natin sa Baykawayan. Yung mga pamilyang De La Cruz, pamilyang Mercado, pamilyang Dizon. Isipin mo, puro sa Malacan yan na Engineer Barreto. Ha? Kaya yung si Engineer Barreto, taga Malacan, Baykawayan, Bulacan. Ayan, marami po salamat sa mga... At saka yung mga taga Laguna.
Lalo na po dyan yung mga Rugulia family, dyan po sa lugar ng Cabuyao City. Ayan, sa Laguna. May Cagayan City din pala yung May Cagayan, di ba? Puro siyudad na ho ngayon yan. Siya nga pala, yung po palang usapin ngayon tungkol sa Pasig River Expressway, yung PAREX, yan po yung pinakabagong proyekto na sa ilalim ng Build program ni Pangulong Duterte. Isinusulong po ng mga kritiko ng proyekto na mayayaman lamang daw po ang nagsasabi na makikinabang dito sa naturang expressway na babaybay po yan dyan sa tagiliran ng Ilog Pasig, senyora. Ito po ay sa kadahilanan na mga pampribadong sasakyan lamang daw po ang maaaring gumamit nitong tinatawag na PAREX. Ayan po, yung Pasig River Expressway. Subalit, ito po ay pinasisinungalingan ng mga kinaukulan nito sapagkat ayon po kay Ginoong Ramon Ang, S. Ang, yun po ang presidente ng San Miguel Corporation, na siyang gagawa at gagastos po, ha, senyora. Sila gagawa at gagastos para may sakatuparan ito pong PAREX. Ito po ay isang hybrid o merong pong iba't ibang gamit na expressway. Itatayo po yan dahil sa matinding kasikipan na po ng trapiko natin sa Metro Manila. Ito po ay nakarang dalawang taon, 2019 hanggang 2020. Pumapangalawa po ang Metro Manila. Alam naman natin na siya ang mayroong pinakamasamang lagay ng trapiko sa 416 na siyudad sa 57 na mga bansa. At yan po ay ayon na batay sa Annual Traffic Index na pagsusuri ng location technology firm na TomTom na nakabase po yan sa Amsterdam. Ayan. At kayan po, sa pamamagitan ng PAREX, na may kahabaang mahigit, alam nyo kung gano'ng haba niya, 19 na kilometro, magkakaroon po ng direktang ruta mula po sa east at west ng Metro Manila, mula Maynila, papuntang University Belt, Plaza Azul, dadaan ng Mandaluyong, Makati, sipin nyo, ang ganda rin, ano? At kasama na ang Rockwell, EDSA Pioneer, State Bonifacio Global City, C5 hanggang C6, or Southeast Metro Manila Expressway. Sa madaling salita, senyora, mga amigos at mga amigas, malaking porsyento ng mga sasakyan na karaniwan laman ng traffic sa mga lugar na ito, ngayon, mapupunta po yan sa PAREX. Dahilan kung bakit luluwag ang mga pampublikong kalsada natin. Yan po ang paliwanag ngayon dito. Kaya kapag nabawasan na po ang traffic sa mga pampublikong kalsada, siyempre bibilis ang biyahe at maaaring bumaba ang gastos sa transportasyon dahil mababawasan din ang gastos sa krudo o gasolina, lalo na po sa mga pampublikong sasakyan o sasakyan na nag-aangkat ng mga produkto. At hindi lang yan, mababawasan din po yung ating pollution na dulot ng ilang oras na pagtagal ng mga sasakyan sa kalsada. Pangalawa, ang PAREX ay magkakaroon ng Bus Rapid Transit o BRT na para sa masa at sa ordinaryong Pilipino. Ang BRT po ay isang uri ng pampublikong transportasyon kung saan ang mga bus tatakbo na parang mga tren sa ibabaw po na ng PAREX. May susunding oras o schedule ang pag-alis ng mga bus at mayroong mga ruta na nakatakda. Ibig sabihin, mabilis, madali, at komportable ang biyahe. At dahil dudugtong rin po ito itong PAREX sa Skyway 3. Yoko, ito yung dinadaanan natin, di ba? Engineer, yan ang dinadaanan natin. At magkakaroon din ng BRT, mas mapapadali ang biyahe sa buong Metro Manila, mapa north, south, east at west. Halimbawa, ang mga nakatira sa Muntinlupa na pumapasok sa Makati, Ortigas at Mandaluyong, magkakaroon na ng alternatibong paraan para bumiyahe ng mabilis at tuloy-tuloy papunta sa pinagtatrabahuan. Kaya yan po ang ilang paglilinaw tungkol dito po sa proyektong ito na hinihintay natin tungkol dito sa Pasig River Expressway. Okay, pinag-uusapan nun natin ngayon ang karsada, pag-usapan din natin yung bagyo. Dahil alam niyo naman, meron naman tayo may malaking bahagi ng bansa natin ng nabubuong tropical depression na ang pangalan po ay Silani. Alamin natin muna ang lagay ng ating panahon. Mainit, malamig, maulan, maaraw. Teka, ano ba ang weather ngayon? Alamin natin mula po sa PAGASA, pinaka-latest ng ating tropical depression na Silani. Sa pamamagitan ni June Galang. June, magandang hapon. Buenas tardes. Yes, magandang hapon, Senyor Ray. Update po muna sa tropical depression Lani. Sa ngayon, nandito na siya sa vicinity ng Guhilhungan Negros Oriental. At
Lakas ng hangin, nasa 45 km per hour pa rin po. Ang kanyang gustiness, 55 km per hour. Ang movement po niya ay westward, 25 km per hour. Sa ngayon po, nakataas sa signal number 1, dito po sa Luzon, ang southern portion ng Masbate, southern portion ng Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, kasama na ang Kalamian at Cuyo Island. Sa Visayas po, signal number 1, Capiz, Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, northern at central portion ng Negros Oriental, Cebu at Bohol. Samantala, maaari po makaranas ng moderate to heavy rains dito sa Western Visayas at Mimaropa. Samantalang light to moderate rains naman dito sa may Calabarzon, Bicol Region at Mindanao. So pinapayuhan pa rin po natin yung mga kababayan natin na mag-ingat, lalong-lalo na po yung mga lugar na may signal. At yung pong, at bawal pong pumalaw diyan, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Okay. Malayo naman makarating to sa Metro Manila pa. So far, tol. Jun? Yes, sir. Sa ngayon po, nandito na sa vicinity ng Negros at yung outer spiral po nitong bagyong Silani. Aha. Kaya po yung nagpapaulan sa atin dito sa Metro Manila. Opo. Ayun. Kaya so, asahan natin talagang pag-ulan dito sa Metro Manila. Asahan pa rin po natin hanggang bukas. Makakaranas pa rin po tayo ng mga paminsan-minsang light to moderate rains. Okay. Maraming salamat, June. Maraming salamat po. Magandang hapon. At sumenyo ang ulat panahon. Laging maging handa. Anuman ang weather. Sa pag-asa, kaugnayan sa tropical depression na si Lani, sa pamamagitan ng ating kasamang si June Galang ng Pag-asa. Nagatid sa ating orasan, 14 minutos na po, makalipas ang alas 5 ng hapon. Ayan. Napag-uusapan po natin kanina yung Parex, ano? Yung mga taga-Maynila pala, napapuntang Makati, San Juan, Taguig at Alabang, bibilis din ang biyahe. Ba, maganda to ha? Talaga ha? Luluwag po ang trapiko sa Pasig at dahil dito, bibilis din ang biyahe papuntang Marikina at Rizal. So maraming bibilis ha, kapag natuloy na itong Parex ha. Maliban dito, ang Parex, meron ding na dedicated bike lanes at pedestrian walkways. At sa pamamagitan nito, magkakaroon ng ligtas na libre na alternatibong paraan para pumunta sa iba't ibang lugar. So merong bike lane ha. Higit sa lahat, ayon po sa Kayang ng San Miguel. Sila rin po pala, sila ho kasi ang naglilinis din ngayon ng Pasig River. Ayan, kaya gumugugol ho tayo ng, magkano ginugol dyan? 2 billion, yung kumpanya ng San Miguel. Para po maalis yung 3 milyong tonelada ng putik at basura na nagpapababaw sa ilog, dahilan kung bakit nagbabaha sa maraming lugar sa Metro Manila. Ang bagsak na dyan sa Marikina, di ba? Kaya lagi kaya pag meron malakas na ulan. Kapag natapos na pong alisin yung lahat ng basurang ito, tuloy-tuloy na lilinisin at susubukong buhayin po ng San Miguel ang ilog Pasig. Ba? Talaga? 30 taon na ang takdang panahon kung kailan ito ay mag-ooperate ng Parex. Kapag nalinis po ang Pasig River, maaari nang magkaroon ng Pasig River Ferry System na makakadagdag sa pamamaraan ng pagbiyahe ng publiko at maaari pang gamitin sa turismo. Sa ngayon po, sa lala, ilim nyo naman ha, sa lala ng pollution sa Pasig River. Dahil maraming lugar dito ay pinababaw na ng basura. Delikadong magkaroon ng ferry system dyan. At ang pinaka malaking benepisyo ng paglilinis po ng Pasig River ng pangmatagalan ay hindi na ito magiging sanhi ng pagbaba o yung pinagagalingan po yan ng sakit. Yung baha at saka sakit. Kaya antabayanan po natin kung ano magiging epekto sa atin habang isinasagawa at bahagi ito ng build project ng Pangulong Duterte ang Pasig River Expressway. Hari manawa, mangyari na yan. Ayan. Naku, alamin na natin. Nasa linya na natin ngayon ang ating professor, siyempre, ang ating Octa Research, si Professor Rajit Rai, para alamin natin kung ano na ang update natin. Talaga bang bumaba na? Bababa pa ba? O hindi tayo dapat magkampante rito? Professor Rajit Rai ng Octa Research. Magandang hapon. Buenas tardes. Magandang hapon, senyor. At sa lahat pong nakikinig sa atin,
Unang-una, senyor, yan ang mga dapat tumatakbo, senyor, na ano, presidente. Ah. Yung mga kagaya ni Ramon Ang na dami tinutulungan. Ah. Ayan nga, binagit ko lang. Tatakbo yan eh. Oh. Hindi talaga tatakbo yan. Hindi naman pang ano to, pang public service natin. Kailangan natin yung ganyan eh. Oh, pero oh, kailangan talaga natin yung may mga ganyang klaseng tao na tumutulong. Oh, okay. At least pwede naman kahit na hindi na sa politika, di ba? Ah, di ba? Oo. Oh, ibig sabihin tayo tulad na matumulong kahit sa tumakbo. Oh, tulad ni Professor Rajit. Tingin mo. Hindi naman kandidato, pero ito. Malaki ba na itutulong o malaki? Nakakatulong ko kahit papano. Kailangan natin talaga yan. Okay. Hindi na natin... Baka inyaw. Doon na yung sinabi niya rin, kailangan tayo magtulong-tulong pa. Mm-hmm. Maganda ang palita, bumaba tayo po mga Iris. Mm-hmm. Ethical Iris, ngayon ang tumoderate na po National Capital Region. Uh-huh. Ito bang panahon para magpabayar, magkumpiyansa? Mm-hmm. Hindi po. Pati o yung friend na yan, eh pwede bumaliktad ho yan. Uh-huh. Alam niyo naman yung deal na ho, napakabilis kumalat. Pero ang magandang balita ko, nasa 0.81 na lang po ang ating R. Ibig sabihin, talagang kumagal na po ang kawaan. Pero yun nga, kailangan tayo mag-ingat pa rin kasi hindi pa tayo nasa lorry. Ayun. Moderate risk tayo. Pero yun, ganun pa man, nagulat pa rin balita ko kasi dahil sa pagtutulungan natin, masama natin na sacrifice, no? Yung local government, yung private sector, at saka mga komunidad natin, mga mamamayan natin, ay baba natin yung kwestiyon ng COVID dito sa ating region, no? Buwang pa na rin yung trend sa Calabarzon, sa Bulacan, sa Rizal. So, kailangan ho talaga konti pang bayanihan, konti pang sakripisyo, makakamit na rin natin yung lorries in time for Christmas. Diyan na nga talaga yung nasa exit strategy na tayo dito sa COVID. COVID, Delta, ha? Pero nga dito, ang COVID, mananatili pa rin dito sa atin yan. So, kailangan matuto tayong to live with it at i-manage yung risk natin po. So, sa mga mamamayan natin, lalo pa tayo mag-iingat dapat. Dahil hindi dahil magandang balita, magpupumpiyansa ang papabaya tayo. Kailangan ho, lagi tayong alisto, handa, at lagi tayong nag-iingat. Ayan. Kaya ika nga, kasi ngayon, parating pa yung mga bakuna prop, di ba? At sana naman, pero marami na rin ang may kumpiyansa magpabakuna prop, ha? Iyon ang napansin ko. Oo, may lalabas ng Okta yung bagong niyang survey. Doon makikita natin by next week ko, lalabas yung resulta natin para sa vaccine willingness. Ang inaasahan natin, lalo pang tataas yan. Ang inaalala ko? Kailangan po talaga magpabakuna tayo. Yan po ang isang hakbang para maprotektahan tayo sa COVID. Lalo yung mga may comorbidity, yung mga matatanda. At pinag-uusapan na rin nga ngayon yung pagbabakuna ng atin na general population, pati mga bata po. Mm-hmm. So, asahan natin na mas gaganda pa ang sitwasyon natin sa COVID kung matuluyan. Ayun. At kasi, miskin na rin ngayon ng DOH, kahit na sinasabi nilang nakikita nila yung resulta ng pagbaba, eh may nakikita pa rin silang iba pang mga dapat na isaalang-alang yung dahil kasi yung mga kaso minsan daw baka daw yung mga kaso na kukuha nilang report artificial lamang o talagang bumaba nga. So yun ang kinukonfirm nila for the meantime. Senyor, hindi artificial po yung pagka nag-report ang Okta, hindi po artificial po. Okay. Bumaba talaga siya. Mm-hmm. Pero ho yung attack rate natin sa maraming lugar, andyan pa rin po sa high risk at saka ano critical. So, I see. Yung hospital natin, nag-improve na ng konti, pero mga marami pa ho yung pupunong hospital sa ICU level. So, kailangan ho talaga konti pa panahon. Tamang-tama decision ng gobyerno ay extend yung level 4 dito sa NCR hanggang October 15. Uh-huh. Tinanapin po kung anong sitwasyon na by that time. Pero right now, at least this week, medyo gumaganda sitwasyon. Kailangan pa tayo lahat mag-ingat. Kailangan pa tayo lahat lalo pa magbayanihan. Ayun. Para lang magpagdala tayo sa sitwasyon na the high risk, moderate risk, at mapunta na tayo sa low risk po. Nabanggit mo, Professor, yung magkailangan pa rin tayo magbayanihan, pero marami na rin ilang mga health workers natin ang nag-resign, di ba? Sa mga private hospital, at yan ang dinadaing ngayon ng ating Association of Private Hospital dahil marami pong mga health workers ay nag-resign at mukhang hindi na rin lang kaya yung kasi may impasweldo, hindi kaya taasan ng private. So, ang inihingi ng private, sana raw tulungan sila ng gobyerno para yung idadagdag nila doon sa mga health workers natin na mga ayuda o tulong. Eh, yan ang nagiging sa problema natin. Naniniwala ako dyan, senyor. Kasi talagang
Yan ang mga sundalo natin ngayon. Yun na nga. Yun na nga. Mga doktor, mga nurses natin, kailangan alagaan natin sila. Mm-hmm. And nandiyan naman natin yung gobyerno, alam naman niya yung problema. Mm-hmm. At yan rin yung kongreso na handa tumulong, no? Uh-huh. Ano, budget season, dagdagan natin yung ating suporta sa, hindi lang sa testing, tracing, at pag-build ng isolation. Uh-huh. Pero lalo na ito sa ating importanteng sandata laban sa COVID, yung ating healthcare workers. Tama. Mga frontliners natin. Tapos pa na natin yung beneficio, gawin natin permanente siya, ipasok na natin sa budget, at hindi tayo malilugi dyan kasi talagang yung mga tao nila talagang dakila at mga heroes ng ating laban against COVID. So we need to help them. We need to support them now. Ayan. Sana naman napapakinggan ng mga nagnanais na pumagitna sa larangan ng ruweda ng politika na kung ano talaga ang kailangan ng ating bansa ngayon. Sa narinig niyo sa sinabi ni Dr. ni Professor Rai, kailangan natin merong ganung concern para sa ating mga health workers natin na siyang pinaka frontliners natin talaga sa labang ito sa gitna ng pandemic. Di ba, Prof? Hindi pa tapos ang laban na ito. Matagal pa. Hindi pa natin hindi pa ko napapakunahan yung buong bansa. Ayan. Hindi pa tayo napapakunahan. Vulnerable tayo sa mga surges. Lalong-lalong kailangan natin yung tulong natin mga medical frontliners. Kung gawin na natin yung dapat gawin ngayon, investment yan, hindi cost. Tama. At hindi tayo lugi dyan pagka taasa natin yung sweldo, bigyan natin ng benepisyo, yung mga dakilang healthcare workers natin. Tama ka doon. Kaya inasahan naman natin sana yung mga nakikinig sa ating na mga gigitna sa ruweda ng politika. Makita nila ito, siyempre, hanggang next year pa tayo, di ba? Opo, magmatagal-tagal pa tayo. Magbabago na, hindi. Sa next year, magbabago na ng liderato natin at yung mga ngasiwa sa ating gobyerno. Sana naman po, hindi makita nila ito, itong malaking problemang ito na kinakaharap ng ating mga health workers sapagkat ito ang pinaka-barometro at ito ang pinaka-number one na factor na dapat pagkukulan nila ng pansin ngayong panahong ito ng pandemic. Agree ako dyan. Kalusugan, hindi yan na question lang ng beds, ventilator. Yan talagang pinaka-importanting parte niyan, yung healthcare workers natin. They are what we lack the most and they are the people we need the most during crisis. So nakita naman natin yung heroism nila from Davao, Cebu hanggang NCR po. Sila po talaga nagdala ng laban sa sa COVID. Opo. And dahil sa kanila, nananalo tayo. So, bilang bayanihan, ang bayanihan natin, dagdagan pa natin, tulungan natin yung mga healthcare workers natin. Okay. Mabuti nitong PGH natin na Professor Rai, medyo nabawasan na. Nakahinga ng konti ng maluwag, ha? Nasa 80% na lamang yung COVID-19 occupancy rate ng Philippine General Hospital. Pero karamihan sa natitirang pasyente, malala pa rin ang kondisyon na... Yung po sitwasyon, moderate to severe ho natitira. Matagal-tagal na ngayon. Opo. Kaya, kababayan natin, kailangan tayo mag-tease ng konti pa kasi kailangan natin luwagan pa yung mga hospitals natin. Importante ho yan kasi bago tayo mag-luwag ng classification, dapat ho, wala na sa critical yung hospital at ICU natin. Aha. Nako eh, nakakatuwa kasi pag pinaninunod ko sa Amerika, nagsasama-sama na sila eh. Ay, hindi magtatagal, senyor. Diyan na rin tayo papunta. Oo. Kailangan lang talaga magtulong-tulungan. Oo. Maganda kasi yung hospital capacity sa United States po, sobra-sobra. Oo. Sa ating kukulang, kung magkaroon ko ng surge, nakita naman natin, the last 2 months, hirap talaga yung sistema. Uh-huh. So, konting expansion ng hospital capacity. Uh-huh. Kaya nga, gusto ko sana yung Kongreso supportahan. Tama. Yan. Hindi lang ipaggawa ng mga hospital. Uh-huh. In particular, yung UPPGH of the North. Ayan, magkaroon naman. Yung magiging legacy ho ng administration. Tama. Ng Kongreso dito ho sa ambag nila, dito sa pag-expand. Mm-hmm. Ang hospital capacity, most especially for the poor. Tandaan nyo, PGH, hospital na mga mahihirap po yan. Dapat lahat ng million every year ang dumadaan dyan na mahihirap sa ating mga kababayan. Kaya kailangan natin mas marami PGH, hindi lang ho dito sa NTR, pero sa buong banta. Siyempre, mga nagtumutulong dyan, siyempre, ang UP College of Medicine, University Hospital yan. Yan po talaga, front-centered po ng laban natin sa COVID.
andyan yung UPTC, kailangan talaga pasalamatan talaga yan. Okay. And kailangan ng quota ka ng budget mo. Ay, napakinggan po ninyo. Sana maging concerned kayo dito sa panawagan ito ni Professor Ranjit Rai na hindi utatakbo, ha? Kundi pinasabi lang ho sa mga tatakbo na magkaroon kayo ng awareness din po sa panawagan ito na kailangan natin talaga ng buong bansa. Okay, Prof. Sana nakarating sa lahat yung mga nakikinig na gusto gumitna ngayon sa politika ay ang mga panawagan nyo na yan, Prof. Salamat. Oo, makakarating naman po yan. Marami po sa atin mga tumatakbo. Alam naman nila sitwasyon sa hospital natin at sa PGH. Itasa natin yung Kongreso, tutulong rin naman talaga yan. Okay. So, ang importante lang message ko, Senyor, mag-ingat pa rin tayo. Huwag tayong papabaya. Huwag tayong magkukumpiyanta. Andito pa ang COVID. At kung sa lalong madaling panahon, at nakapag-isip na kayo, magpapakuna na kayo. Ayan. Okay. Maraming salamat, Prof, sa inyong mga paalala at sa inyong mga binigay ng mga impormasyon sa amin ngayong araw na ito. Salamat po. Salamat po. Salamat po. At salamat galing sa Octa Research. Lagi ninyo kaming binibigyan ng espasyo sa programa niyo para ma-research namin. Opo. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Prof. Mga kaibigan, si Professor Ranjit Rai, ang ating Octa Research, kaugnay pa rin sa pinaka-update ng kalagayan ng ating COVID cases at ganun din po ang mga issue tungkol pa rin dito sa gitna ng pandemic. Nagatid sa ating orasan, 28 minutos na po, nakalipas ang alas 5 ng hapon at ito pa rin po si Senyor Pacheco at bumabati pa rin sa inyo ng magandang hapon, Buenas tardes, lalong-lalo na yung lahat ng patuloy na nakatutok pa rin sa amin dito. Binabati natin si Bunny Natividad Nino, good PM Senyor, at ang mga teka-teka, Roberto Lobial, Sarah All, naba talaga, Sarah All, si Robert Lobia, Annette Allegri D, ito yung mga regular, Tata Art Tugade, ba? Inihintay si Tata Art Tugade, ha? Wala pa, medyo nagkakaroon daw ata medyo nagkakaroon pa ng teka-teka. Nagteteka-teka pa si Tata Art Tugade. Si Marilu Luna, good PM senyor, magandang hapon. Yes, 882 IZ listener, ba? Talaga, shared, maraming like, ha? Okay, good morning, and good PM, Idol Kuya Mon and Senyor Ray. Happy blessed Monday, stay safe, God bless, Malolos, Bulacan, Angelo Redaha. Ayan. Si Edu Mansano, hindi, Gutierrez. Ang galing na, pinagsama. Edu Gutierrez, mapagpalang isang linggo, Senyor Ray. Stay health and safe from Pampanga. Uy, tumakbo na. Nag-file na po ng sa Pampanga si ano, ha? Si dating President Gloria Macapagal-Arroyo, ha? Robert Lobia, Annette Allegri D. Ayan, naulit na lang natin yung iba. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang nakatutok sa amin sa iba't ibang panig ng daigdig ng mga kababayan natin at sa buong Metro Manila at buong Islas de Pilipinas. Sa panganan pa rin po ni Mayor Monilagan, ito pa rin po si Senyor Pacheco sa paratuntunang Teka Teka sa DWIZ 882-882. Adios! Hasta mañana! Stay safe! At good way, bilang, siyempre, bilang pangbukas, hindi namin kalilimutan. Don't worry. Be happy. Yan. Teka Teka! Alas 4:30 na!